Punto pong ito ay makakausap naman natin ang maritime expert na si Jay Batumbakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang tanghali po sa inyo, Professor. Si Connie Season po ito. Ay, magandang tanghali, Connie. Opo. Sabi po ng Pangulong Duterte, wala raw tayong magagawa kung magtayo na ang China ng mga estruktura sa Scarborough Shoal. Ano ho ang tingin nyo dyan sa pahayag na yan? Well, nakakabahala ito, no? Kasi parang tinatanggap na niya na talagang gagawin na ng China yan at manonood na lang tayo. Eh, hindi pa naman ito nangyayari, no? Nagkaroon pa lamang ng report na merong mga plano. So, there is still time, I think, for diplomacy naman. Kailangan kausapin nga ng China na sana ma-persuade sila na huwag naman gawin yan. Mm-hmm. Para lang ho sa kaalaman syempre ng ating mga manonood, ano, para mas maintindihan ng lahat, ano ho yung mga po pwedeng magawa nating legal na hakbang para igito na po pwedeng, yung mismong dun sa area ng Scarborough Shoal ay maprotektahan para po sa atin din? Well, una-una, no, yung Scarborough Shoal kasi hindi lang yung parte ng exclusive economic zone dahil nasa loob siya ng EEZ, no? Mm-hmm. Dahil dun sa nature ng area na yon, merong mga anim na bato doon na maaring makonsider na parang maliliit na isla. At dahil doon, mayroon din siyang territorial sea. Yun yung hindi ma-resolve ng tribunal dun sa kaso kasi nga, yung issue ng kung sino nagmamay-ari ng bahura mismo ay hindi nila mahawakan, no? Pero gayon pa man, dahil nga mayroong territorial area dyan, sinabi nila na ito ay isang common fishing ground din. So meron din tayong karapatan doon sa area na yon. Mm-hmm. Ang mangyayari nito kasi, kung sakaling tayuan ng China yung area na yan, no? Essentially, talagang itsapuera na uli tayo, no? Hindi lang yung kagaya ngayon na kumbaga pinapayagan tayong mga isda doon sa outer area ng bahura. Pag nagtayo sila ng facility doon, sigurado mag-i-establish sila ng parang security perimeter around that, no? So baka at least kalahati na naman nung bahura hindi na naman mapasukan o hindi man lang malapitan. O kaya kung ang gagawin nila ay i-convert nila yan into an artificial island, eh di talagang totally excluded na tayo. Mm-hmm. Isa pa, yung ating karapatan nga, yung traditional fishing right natin na supposedly ni-recognize nung tribunal, eh baliwala na kasi mawawala na yung pangisdaan ng tuluyan, no? Mm-hmm. Hindi ito maganda kasi alam naman ng lahat na mayroong existing na dispute. Itong pagtayo ng isang istruktura doon, eh parang bigla mo na lang ireresolba yung issue, no? Dahil mawawalan ka na ng ability nga. Wala ka na pag-uusapan bale doon sa dispute dahil hawak na nila. Mm-hmm. Prematurely. Sir, may ibang mga nagsasabi na parang nakukulangan din sila, no, doon sa aksyon ng ilang nating mga mambabastas, no, in opposing such pronouncements by the president. What do you think? Kulang ba talaga? Dahil parang bang ang naririnig natin kapag ka nagsalita na ang presidente, wala na hong nagbibigay ng follow-through of kumbaga parang ipaglaban pa ito kahit na talagang meron nga tayong karapatan over this, as you said. Oh, naintindihan ko 'yun kasi nga mayroon pa namang time, mayroon pa ring opportunity, no? Kung sana nga mayroon pa sana rin tayong kaibigan din na tutulong, no, sa pakikiusap sa China. Na wag naman yung gawin 'yan dahil talagang pag nangyari 'yan, eh, we might as well nga concede na everything to them, no? Mm-hmm. Dahil lalo diyan sa area na 'yan ng west ng Luzon, yung Scarborough Shoal lang ang fishing ground ng ganyang uri, no, na nasa middle of the ocean siya, na bahura. Kaya kakaiba yung nahuhuli diyan, right, no? Pag nawala yan, edi magre-retreat tayo doon lang sa coastal area ng Luzon. Eh sa alam naman natin na medyo nahihirapan din ng ating mga mangingisda diyan dahil nga marami pang ibang nangyayari doon sa coastal area natin, no? Mm-hmm. Mahalaga yung Scarborough lalo sa pag-sustain ng pangisda ng buong Western Luzon coast, no? Na alam yan ng ating mga scientists na para siyang breeding ground and nursery, no, at migration area, no? Na hindi natin ngayon alam ano mangyayari pag nawala yan, pag naging artificial island diyan at nawala yung bahura diyan. Di parang mababawasan yung mga breeding ground at migration area ng mga isda sa Luzon. Baka maging malaki ang impact niyan dun sa ating mga fishing grounds. Right. Sa loob ng Pilipinas. Okay, in terms of fishing ground, malinaw po ang inyo pong ina-explika, no, na mawawala sa atin. What about yung ating pong seguridad naman? Yung security naman natin ay magiging, we will be less secure talaga, no? Kasi nga,
from Scarborough, pwede mo nang manmanan ang lahat ng nagdadaan na barko at eroplano na papuntang Maynila at Subic. Magkatabi kasi siya. Mm-hmm. Mangyayari dyan, kung sakaling magkaroon ng weapons yung platform na yon in the future, edi kontrolado din nila ang lahat ng nagdadaan na barko at eroplano. Dito lang sa malapit sa atin, no? Mm-hmm. Kaya yung long-term security implication niya malaki. Okay. May mga pahayag din po na ibinigay ang Pangulo no, sa Myanmar na nabanggit niya na para bang sinisisi niya ang gobyerno ng Amerika. No, bakit daw hindi, kung sana nandyan sila, no, sila naman ang may kapasidad na magprotekta, sila yung may weapons and all, bakit hinayaan na makapagtayo naman doon sa area ng West Philippine Sea? What is your reaction on that, sir? Ang reaction ko dyan, simply yung sagot eh. Kasi hindi naman yan teritoryo ng Amerika. Teritoryo yan natin. Mm-hmm. Kung hindi natin officially hingin ang tulong ng US para mag-intervene dyan, kung sakaling mangyari ngang mag-mobilize na itong gagawa ng istruktura dyan, eh wala talagang magagawa ang US. Dahil wala silang sariling stake, kumbaga, no? Kung sakaling gawin yon ng China at wala ang Pilipinas, kumbaga umatras tayo, no, mahihirapan talaga ang US na mag-intervene dahil wala silang dahilan para gawin yon para sa teritoryo ng ibang bansa. Mm-hmm. We have a mutual defense treaty. Kailangan nating i-invoke yon. Meron tayong security arrangement, meron tayong alliance, kailangan nating gamitin yon. Kung hindi natin yon i-invoke, wala silang legal reason din para mag-intervene dyan. Opo. Yung mga ganitong mga pahayag, no, lalo na't nanggagaling sa ating Pangulo mismo na wala tayong magagawa, hindi po ho ba lalo itong makakasama, no, in terms of, kumbaga para bang, yung iba nga, they went as far as saying na nabenta na tayo sa China dahil nga parang binibigay mo na lang eh, ng ganon-ganon. Yun ang kanila pong reaksyon. Ano hang tingin nyo dyan? Pagka ganitong, may mga ganitong pronouncements sa Pangulo, lalo pat meron naman tayong ipinaglalaban, ano? Dito naman po, particularly sa West China Sea and of course other parts of the country na pinag-aagawan. Yung mga ganyang statement talaga rin, talagang nakaka-worry yan, nakabahala yan. Kasi lalo na pagdating sa international relations at sa diplomacy, no, isang mahalagang aspeto dyan yung tinatawag na signaling. Kung isipin natin na itong pagpalabas ng balita na to sa China ay isang signal, parang testing the waters, no, parang trial balloon. Mm-hmm. Tapos ganyan yung makukuha nilang signal na response, no? Baka kakalahin nila eh, ay ganun pala, papayag naman pala silang ituloy natin itong proposal na to, no? So, ganun yung problema dyan sa mga ganyang klaseng statement. Baka isipin ng kabila, go signal na yan. Mm-hmm. Alright, marami pong salamat, sir, at binigyan niyo po kami ng oras ninyo para ma-explica sa amin ang mga issue tungkol pa rin po sa ating mga karagatan. Maraming salamat po. Welcome, Connie. Welcome po. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali. Yan naman po si Professor Jay Batumbakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.